parang ito yung pumatay. So dinami-daming bumili nito, imposible namang nagkamali sila, di ba? Ano nangyari dito, Toyota? Bakit hubad na hubad? Hey guys, welcome back again to Team DTV, and today we are back here again at Toyota Pasong Tamo, and this time we are going to check this 2024 Toyota Veloz G. Alright, this is inspired by one of our viewers' comment when we reviewed the Toyota Rush na nandiyan pa actually, and may nakabanggit ng Veloz, and fortunately merong available dito, and nakontakt tayo agad ni Miss Jam Bohol. And thanks again, Miss Jam, for organizing this. So yeah, huwag na natin patagalin, silipin natin, and we'll go through as much detail as possible like we always do, and then we'll try to make a comparison kasi nandito pa rin naman yung Rush. So if you remember, during our review of the Toyota Rush, somehow to exaggerate, parang ito yung pumatay, sorry for the word, parang ito yung pumatay sa Rush, di ba? Kasi wala nang update, and it looks like they are phasing out the Rush according to Miss Jam. And so yeah, so this is a very interesting model. Medyo matagal na rin naman tong launch sa atin dito sa Pilipinas, but ngayon lang tayo nagkaroon ng chance na i-review. Alright, so please join me and pag-usapan natin to. Okay, umpisa natin dito sa front fascia. Of course, imposible namang sa dinami-daming bumili nito, imposible namang nagkamali sila, di ba? Of course, very striking naman na talaga to. Ang layo ng itsura doon sa Rush. Kaya, you cannot blame all those people na who preferred to buy the Veloz over the Rush. Kasi tingnan mo naman, mas pogi, mas modern na yung design. Tapos, andyan na yung design language ng Toyota. Kahawig na rin siya ng bagong Wigo. And yung pagka-squarish niya, medyo hawig na rin doon sa yung high-end nila na LC300, di ba? So, yung Rush kasi medyo round pa yung forma niya. So, eto, squarish, and andyan yung mga chrome, and naka-LED siya dito, and then, ayan, aggressive yung design ng bumper, and yung grill dito, mas maganda, black piano finish, and, well, there are some people who don't like chrome. Ako, call me old school, pero ako, I still, nagugustuhan ko pa rin naman yung chrome. And I'm not saying na di ko rin gusto yung mga matte black na design. I like them both. Pero yung chrome kasi nagbibigay ng parang medyo high-end, medyo classy na design. For me, yung black, usually more of parang sporty yung look. I like them both. Anyway, so yeah, you have LED headlights here, tapos meron ka ditong clearance lamp, right? I don't want to call this as a DRL because it doesn't function as a DRL. Mukha siyang DRL kumpara sa ibang cars kasi LED siya, pero hindi siya yung when you open the door, automatically mag-on siya. No, this is actually wired like a park light. Pag tinignan mo actually yung brochure ng Toyota, ang tawag nila dito is clearance lamp. Let's take a closer look at the headlight. So, eto, you have 4 LED. The first two here is your low beam, and then yung dalawa dito sa higher as inner is your high beam, right? And this one is your park light that doubles as your turn signal. So there's your park light, headlight, low beam. There's your high beam, flash, high beam. Then there's your turn signal. So yung park light na LED, siya rin yung sa turn signal mo. And there's your fog light. Okay, pag-usapan natin ang dimensions nitong Veloz, especially yung ground clearance. Alright? Kasi nga, nung unang-una ko itong nakitang tumatakbo sa mga kalye natin, ang napansin ko kaagad, sabi ko, this is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7-seater. Pero ang baba, parang kotse lang siya. Diba? Yung height niya. So medyo naging palaisipan sa akin 'yon. Pag kinargahan mo 'to, baka sumayad na.
Alright? Now, it won't take you too long. Kapag ka, umupo ka lang dyan sa isang cafe, tingnan mo yung mga dumadaan na kotse, ang bilis lang, in less than 1 minute, sa dami ng bumili ng Velos, sa dami ng bumili ng Vios, makakakita ka kaagad, makita mo magkasunod sila, then you will realize they are from the same platform. And if you do some research, they are both based on tinatawag nilang DNGA, yung Daihatsu New Global Architecture. Alright? So, pag tinignan mo siya, honestly, the same wheelbase, even yung height niya dito, yung pagkakaangat niya papunta rito, they're almost the same. They are sharing the same platform. So, anong ma-realize mo doon? Maiisip mo doon? Alam, maiisip mo na agad doon kung sino yung target market ni Toyota for this. So, like, for me, para sa akin, kung naghahanap ako ng kotse na panghatid sundo sa mga bata, you know, to ferry my family within the city, hindi ko naman kailangan ng sobrang taas na ground clearance. What I need is the fuel efficiency that the Vios has, pero I want more seating capacity that the Vios doesn't have. So, napakaganda ng naisip ni Toyota na bakit di natin pagsamahin fuel efficiency and space. So, here comes Velos. So, yun agad ang naisip ko. Yun yung naging design philosophy ni Toyota for this particular model. So, konting flashback lang nung Toyota Rush na nireview natin kasi andito rin lang naman siya katabi lang nitong Velos. So, ayan. Just konting refresher lang sa atin. Kita nyo naman kung gaano kalaki yung difference ng ground clearance. And yung mga curves niya, iba naman din na talaga yung design. Medyo outdated na talaga compared to ayan, the Velos na mas squarish and mas modern. Okay, let's continue with the side profile. So, meron siya ditong chrome na accent, alright, that starts from the headlamp all the way to the back. Alright? Ayan, hanggang dito sa likod. Again, it's chrome. I like it. For me, mukha siyang totyal. So, I like it. Maganda. And then, paakit dito, you have roof rail. And wala namang naka-indicate dito kung anong maximum load, but it tells me na meron siya ditong, pwede mo siyang lagyan ng roof rack. Because I remember when we reviewed the Stargazer X, may nakalagay dito na do not apply load or something like that. This is the same as the SUVs na pwede mong lagyan ng roof rack. And then back here, you have your shark fin antenna and meron ka ditong parang integrated na rear spoiler. So, with the small engine of the Vios and the ground clearance of the Vios, but with the seating capacity of an SUV and the roof rail and yung pormang SUV, that's why the Velos is called a subcompact crossover. Okay, here at the rear you have LED combination lamp and then you have a door garnish with LED line guide and meron kang rear defogger, wiper, third brake lamp, and like I mentioned a while ago, meron ka ditong rear spoiler, and there's your shark fin antenna. Alright? And then, meron ka ditong magandang bumper sa ilalim. That connects all the way to the fender garnish, all the way to the sideboard, papunta dun sa front, which gives it a very sporty SUV look. Okay, so right now, naka-park light tayo, and there's your rear door garnish LED. So that's how it looks when you step on the brake. You have a third brake lamp there. There's your reverse light, right? And there's your turn signals in hazard mode. For the front wheels, you have Bridgestone Turanza, and the size is 205/50/17, and you have a two-tone mags here, and you have these brakes. Tingnan natin naman sa likod. Here at the rear, the same wheel size, and you also have these brakes. Nice. Under the hood of the Toyota Velos is a 2NRVE engine. It's a four-cylinder inline 16-valve double overhead cam with dual VVT-i. The exact displacement is 1,496 cubic centimeter. That is capable of 106 PS output and 138 Newton meters of torque.
and this is a gasoline engine, naturally aspirated. Okay, and the fuel tank capacity is 43 liters and it is matched with a CVT transmission. Okay, silipin natin closely yung engine bay. Alright, so unang-una, after natin mag-review ng mga Chinese brands, isa agad ang mapapansin mo. Ano nangyari dito, Toyota? Bakit hubad na hubad? Sorry, Toyota. So, di ba? I mean, karamihan ng mga bagong sasakyan ngayon. May engine cover, tapos yung GAC nga, tsaka yung Jetour. May parang tray pa dito, malinis dito tingnan. Pero ito, hubad na hubad, oh. Walang engine cover. Kita yung laman loob. Parang ganun, di ba? And then, pangalawa, look at the paint. Hindi mo lang inayos na maging color red na solid, di ba? Katulad ng sa body niya. Even the hood. Ayan, oh, parang ito yung primer na parang light or dark gray. Tapos nagkaroon lang ng parang overspray nung pinipinturaan yung sa labas. Well, I guess, ganun naman talaga si Toyota. Hindi na siguro nila masyadong pinansin yung mga ganitong nitty-gritty part na to. Kasi, how much time nga naman will you be spending here sa engine bay? And probably, instead of spending more time and money sa mga ganong maliliit na bagay, they spend more time in making sure that they are putting in good quality parts of the engine. As we all know, this is Toyota quality. And you are buying the Toyota badge that always comes with durability and reliability. Pagandahin mo naman yung pintura dito, it doesn't add to the durability, di ba? Aesthetic na lang yun. Alright? Okay, let's move on. Move on na tayo. So, again, as you can see, yung orientation ng engine is horizontal. Okay? So, andyan yung spark plugs niya. 1, 2, 3, 4. That tells us, kapag nakaganyan siya, it's a front-wheel drive. Okay? So, kitang-kita naman dito, andun yung transmission niya. And it connects to the front wheels. So, just quickly, para sa mga bago sa car, and gusto matuto ng konti, dagdag kaalaman lang. So, this is, again, front-wheel drive. Wala siyang look at that. Wala siyang propeller na magkoconnect dun sa differential sa likod. And again, wala siyang differential. Let's take a quick look. So, dito sa likod, makikita nyo bare na bare. Diba? Parang meron lang bakal, may axle lang na nagkoconnect dun sa dalawang wheels. Wala siyang differential, walang propeller, no connection at all to the engine in front. And since nandito rin lang naman yung Toyota Rush, tara, silipin na rin natin. For only to our viewers who are interested sa mga ganitong konting technical information. So, ayan. Kung naalala nyo, pinakita ko to last time nung ni-review natin. Ayan. Nakita nyo, ayan, merong differential. Ayan. Tapos may stabilization. May stabilizers pa siya. Right? So, anong advantage naman ni Veloz kung hindi siya rear-wheel drive? Well, wala siyang differential na mas mabigat. Wala siyang propeller na mas mabigat. So, mas matipid siya. Okay, so nandito yung radiator mo. It's a small engine. So, of course, maliit lang din yung radiator cap, and air intake, air filter box. And then, eto, papunta ka na sa intake air control valve. Walang turbo. It goes there, papasok sa engine, and that's where the combustion will happen. And then, ayan, ABS module, wiper washer fluid, and there's your coolant, there's your alternator, ang luwag-luwag. Grabe, ang laki ng space dito, oh. And then you have your O2 sensor, there's your battery, brake fluid, and fuse box. Dun pala sa ilalim ng alternator is the AC compressor. Andun. Okay, and then ito yung mga AC tubes mo. Goes all the way here, papunta dun sa, ayun, expansion valve. Okay, bago tayo pumasok sa loob, ipakita ko muna sa inyo yung key fob. Ito, very minimalist. I like it. Simple lang yung design niya. There are actually two buttons. Alright, the first time we saw the key fob, medyo narito kami, sabi ko nasaan yung lock button. Yung lock button niya is actually here. Itong logo ng Toyota, napipindot pala yan, just like our Subaru. So, hindi ko naisip kanina, naghahanap pa kami. So, anyway, when you press unlock, ayan. Mag-open na rin yung side mirrors niya. And then when you press lock, ayan, a single flash and it will auto fold. Dito sa likod ng key fob, ayan, andyan yung
physical key. So madali lang siyang tanggalin. Meron lang siyang maliit na lock. And ayan, ilalabas mo na. Okay? Okay, lapitan natin. Wala siyang smart entry, okay? So paglapit mo dito, it will not automatically unlock. So ayan. Kailangan mo siyang i-press. Now, meron ding pang-lock siya dito. Touch sensitive. Ayan. Tara, pasok tayo. Okay. Ayan, yan yung interior niya. Nice. It's a combination of black and parang cream white. And ito parang another cream white pero medyo iba yung color. Okay, so this is plastic. This one looks leather. Ang ganda ng stitching pero plastic. Ang ganda. From a distance, mukha siyang leather. And then, yan, meron siyang parang carbon fiber na design dito. And then this one, this is soft touch. And I think this is leather. Leather to. Okay, pero medyo manipis lang yung ano niya. Manipis lang yung parang foam niya, yung pagka-soft touch niya. And then here, it's plastic. And you have bottle holders here. And of course, your power window controls. And the A icon here tells us that it's an auto open and close. And then andun yung more buttons for the side mirror auto fold and side mirror control. Medyo nakatago siya dun. Ayan. Kasi itong handle na to gives it an SUV look. Reminds me of the RAV4. Okay, the driver's seat is manual adjust. Ayan. And then here's for pambukas mo ng fuel tank. And yung mismong seat niya is a combination of leather, may white stitching dito, and fabric. Okay? And then ito fabric din. From a distance, akala mo leather. Right? And then yung headrest niya is leather. Tara, pasok tayo, upo tayo. Okay. The seat feels good. So, silipin muna natin dito. Sa left side, you have this nice looking air vent. Meron siyang parang aluminum accent dito. Aluminum silver. And meron ka ditong cup holder. If I remember it correctly, si Toyota Vios ang nagpauso na magkaroon dito ng ano eh. Yung tray, yung retractable. Ito sa kabilang side. I could be wrong ah, pero ang naalala ko lang na nagkaroon ng ganitong feature is nauna sa ganitong feature is si Vios. Ayan. Nakalimutan ko na anong model, kung yung si Batman ba or si Superman, nakalimutan ko na. So anyway, here meron kang mga spare buttons pa, and you have here a traction control button to turn it off. So here, plastic, pero meron siyang texture which makes it look nice. Hindi naman siya mukhang cheap. And ayan, maganda rin yung plastic texture niya dito all the way papunta dun sa kabilang side. And then there's your airbag. Maganda tong texture. And then you have this floating infotainment na medyo honestly medyo medyo retro ang dating niya, kasi ang lalaki ng ano ng bezel niya, right? And well, maganda din naman, and it's parang mukha siyang standing there or floating. Alright. Okay, pagdating naman dito sa steering wheel, it feels solid. This is hard leather. Hindi siya soft touch. Okay lang, sakto lang the size. And I like this. Maganda tong makapag-grip ka dito ng mabuti. And ayan, it doesn't look like, yeah, mukhang walang cruise control. And then kanina, nung pag-open natin ng door, I'm not sure kung napansin nyo, merong ambient light dito. Ayan. Maganda. Later, mamamatay siya ng kusa. I don't know kung how many seconds siya naka-time. But anyway, so here, you have your center aircon vent and your hazard. Control for the AC. And your engine start-stop button.
And then here you have an indicator for the seatbelt if your passengers are not wearing them. This 8-inch touchscreen audio display is Apple CarPlay and Android Auto capable. So subukan natin. Connect natin dito. Buti may dala akong cable. Yun. I connected my... Ayan. And karamihan naman talaga ng na-test ko na Toyota, mga na-drive ko. Ang mga stock speakers nila talagang maganda. And then silipin naman natin yung reverse camera. Hindi siya super clear, hindi siya super ganda, pero pwede na, you can easily identify naman yung mga nasa likod ng kotse. So okay, continuing down here, so ito meron kang black piano finish dito na parang minimalist lang, wala masyadong arte. And then you have your electronic parking brake with auto hold, and here you have a wireless charger, so subukan natin. Ayan. Oops, may button pala dito, you need to press this. Ayan, nag-work naman. So, this is an S24 Ultra. Kasyang-kasya naman siya dyan. Sakto lang actually. So, akala ko kanina maliit. Akala ko masikip. Pero yung pala kasi, papasok pa siya ng konti dito. Alright? And then, here's your console. Central console box. Medyo maliit lang. Of course, it's a small car. And meron ka ditong power supply. Ayan. And, yeah. Leather din naman yung finish dito. Nice. May konting stitching. And then, here at the back, meron kang cup holder. Here naman sa passenger side, meron ka ditong magandang total tingnan na badge, Velos. And this is leather. Matches the leather here. Okay? Soft touch din siya. And, ayan, glove compartment. Alright. Then, let's take a quick look here sa taas. Visor, walang mirror. Sa right side, meron mirror para kay wife. And yes, may ilaw. Alright? And then, simpleng lamp, indoor lamp here, door and off. Ayan. And then dito sa front passenger side, meron kang USB power supply. Para kay wifi. Right? Para hindi kanya agawan ng saksakan. Ayan, USB A. Isa lang naman. Okay, pasok naman tayo dito sa second row. Oops, Rico. Bakit? Nasanay ako sa mataas. Okay. Sorry. Not the fault of Velos. Nasanay lang ako sa mataas ng sasakyan. Okay. So, this is already my driving position. Very comfortable dito. Reminds me of the Rush. If my memory serves me right, yung space niya sa loob, they're about the same. Ang luwag-luwag dito. Yung space din dito. Yung elbow room, maganda. And then yung headroom, maganda rin. And medyo upright yung pagkakaupo. I can sit here comfortably during long drives. Okay? So, maluwag. And then meron kang pocket dito. Typically, yung mga pocket sa likod ng front seats, usually, di ba, nandito lang sa baba, sa lower. So, it's nice. I like this. Meron silang nilagay dito. So, ayan, pwede ka maglagay dito ng phone. O, nagkasya yung Ultra. Diba? So, kung meron ka pang iPad, ayan. Nice, kasi kung minsan yung mga bata, nag-aagawan kung saan maglalagay ng mga kung ano nilang gamit. So, kung phone nga naman, napaka-awkward naman na ilagay mo dyan. Kasi you want something that you can easily see here. Alam mo naman mga taong addict sa phone, gusto pag may notification, kita agad. Right? So, I like this. Maganda. Honestly, first time kong may makitang may pocket dito sa taas. And yung pinakita ko nga sa inyo kanina, meron kang cup holder dito, which is nice. Wala ka nga lang aircon vent. Why? Kasi andun sa taas. Mamaya balikan natin yan. So, nandito sa baba, you have two USB ports, USB A. Alright, so dito, can it accommodate a third passenger? Number one, first, ang ganda ng cushion dito. Maganda yung paglubog ko. And then, obviously, may pang third passenger to kasi nga meron siya ditong center
headrest for the middle passenger. And meron siyang 3-point seat belt. Right? Hindi siya lap belt lang. So talagang meant to accommodate a third passenger. So tignan natin. Komportable naman. Komportable ako dito sa pagkakaupo ko. Maganda yung support sa likod. Siguro medyo tight. Three of me, medyo tight. Pero feeling ko pwede pa, kaya pa. Even on long drives. Kasi, wala siya masyadong curve dito. So, alam mo yon, pagka sobrang curve na ina-accommodate niya talaga single person lang, parang hinahag yung dito sa may butt-butt mo. Ang problema, pag nagsiksikan kayo, may third passenger, ang tendency mo is sumiksik kang ganyan, yung pelvic bone mo hindi napantay. So, 1 hour lang na pagdadrive na ganon, or maybe 30 minutes lang for people of my age na prone na sa mga back pain, yari ka doon pagka nakaganyan ka, tabingi ka. Pagbaba mo yan, masakit na likod mo. So, this one, I think pwede pa. Basta close kayo nung katabi mo, okay lang magdikitan kayo ng legs. Okay, speaking of aircon vent dito sa second row, meron siya dito sa taas na mukhang blower lang naman. Lang naman because what I mean is mukhang hindi naman to dual aircon. Mamaya pag lipat natin sa third row, ipapakita ko sa inyo. Although, sinilip ko na kanina. Pag dual aircon kasi yung mga sasakyan, meron diyang intake blower sa third row. Mapapansin mo yan sa Fortuner, sa Everest, sa Montero, may mga ganyan sila. Ito, this reminds me of the Triton. Ano yung lumang pangalan ng Triton? Nakalimutan ko na. Strada. Okay. Ganyan din ang style niya. So, parang blower lang siya. So, meron kang controls dito. You actually have 1, 2, 3, 4. So, meron kang left and right control. Tapos, kung gusto mong up and down, meron kang parang air flaps dito. Parang deflector. So, ayan. Kung up or down. So, pwedeng ito, ibigay mo na to dun sa likod. Ito sa inyo dito sa second row. Ganyan. Tapos, ito, huwag mo nang harangan. Bibigay mo na rin yan dun sa third row. Right? So, this one, I'm not sure what this is. Feeling ko pang air circulation. So, magbubuga siya dito, ihigupin niya dito yung warm air, papasok siya dun sa loob, magsa-circulate dun sa evaporator, para pagbalik dito, malamig na hangin na siya. Right? That's how AC works naman talaga, di ba? And, ayan, meron kang control dito ng fan. Malamang, yeah, yung blower lang. Okay, pakita ko lang kung anong mga configurations nitong second row seat. So, this can be forwarded all the way here. Ganda, laki ng leverage mo, ha? And then, pwede mo siyang, ayan, i-fold. Oops, nagtatumble pala siya diretso. Nice! So, pwede nang ganyan lang siya. Alright? So, as you may have already noticed, naka 60-40 split siya. Right? So, pwede mo itong i-forward din. And then, i-fold mo rin din siya or i-tumble mo. Alright? Okay, accessing the third row, pwedeng ganito. Ganyan. Yan na yung kaninang sitting position ko. So, babalik lang natin. Ayan. I-recline natin ng konti para comfortable si sir sa harap. And, oops, medyo masikip. Kasi, hindi ko pa na-adjust to. Masyadong upright dito. Na-adjust pa to. Yan. Okay. In terms of space dito, mukhang okay naman. Okay, so ito yung sitting position ko kanina na very comfortable, very maluwag. So, ang matitirang space dito sa likod, medyo sakto lang for my size. Medyo masikip yung sa may paanan because I have kind of big shoes. Pero okay naman. Pero pwede mo ba itong ma-adjust? So, I think kanina meron pa akong mga 2 fists na space. So, pwede mo itong ma-forward pa and I can get 1 fist na space dito. Maluwag. Maluwag siya. Alright? Pero in terms naman sa width, mukhang dalawa lang kami. 2 of me here dito, sakto lang. Okay? Ayan. And then you have your headrest and headrest. So talagang good for 2. So, can I sit back and relax? Yeah. 2 of me here sa third row, komportable. Maluwag. Okay to sa long drive, kahit dito ako nakaupo.
And so you have cup holders here, mukhang dalawa kasya dito, and on the other side, meron din dito. And as I mentioned kanina, confirmed there is no second or dual aircon dito sa likod. So talagang blower lang yung AC natin kanina. Okay, let's open the tailgate. Ayan. Hindi siya automatic tailgate. Alright, so mano-mano lang siya. And ayan, you have this space. Ito yung position nung kanina nung umupo ako, hindi ko pa ito ginagalaw. Alright, so you can still put some bags here, mga backpack. I think school bags ng mga bata, kasya dito. Well, kung nasa lower grade pa yung anak nyo at ang dala-dala niyang bag yung trolley, well, medyo kailangan mo itong i-adjust ng patayo para magkasya. Okay? But, kung wala namang upo sa third row, then you have all the space here. Ayan. Nice, di ba? And then here sa left side, you have your indoor lamp. Storage space, pwedeng lalagyan mo ng mga cleaner, spray bottle, or extra brake fluid, or kung may excess kang engine oil, pwede mo ilagay dyan. And then, meron ka rin storage dito. Alright? So, oops, tanggalable pala siya. And then, yung scissor type jack and your tire wrench. So, meron ka pang mga space dito may ilalagay. About 10 inches, 10 by 6. So, okay. So, pakita natin, pag fold flat mo to, ayan. Okay. Nag-auto tumble siya kaya kailangan mo ibalik. Ayan, you have all that space. So, sa ganitong setup, ang na-imagine ko na naman dyan, for those people like us na mahilig mag-camping, ayan, lagyan mo na lang siya dyan ng isang diretsong mattress, then dyan ka na matulog, di mo na kailangan magdala ng tent. So ngayon lang namin napansin, meron pala ditong maliit na storage and meron ka ditong ayan o, power supply. So pwede ka pa maglagay dyan ng cellphone charger, patong mo dito yung cellphone mo. Yun nga lang, sa kabila, wala. So alam mo na, yung mga anak mo mag-uunahan na umupo sa right side. So ipakita lang natin yung sinasabi nilang parang sofa mode. Alright? So may sofa mode daw to. Ang ginagawa nila, ganyan. And then nire-recline to. Ayan, yan yung sagad. And then headrest. And yun, pwede mo daw ipatong yung paa mo dito. Ayan. Pwede naman, mukha ka kang feeling executive, maglagay ka lang dito ng throw pillow sa likod kasi medyo magaganon yung lumbar mo. So, lagay mo lang dito at baka sumakit yung likod mo. And, or you can sit upright like that. And, alright, manong driver, let's go. Okay, so aside from sofa mode, ako being a camper, kami ng wife ko, ang mas na-imagine namin dito really is lagyan to ng table. Lagyan mo ng table dito, dito na dining mo. Right? Pwedeng magpa-customize ka ng table or yung adjustable ang paa na pwede mong ma-level dito. Ang luwag eh. So, lagi ka dito ng dining, dito na kayo kumain. After kumain, kung matutulog na, you fold the table, tapos ibalik mo na siya ulit sa configuration kanina, like I said, nalagyan mo, latagan mo lang ng mattress and meron ka ng bed. Kapag tiningnan mo yung brochure ni Toyota for the Veloz, there are only two variants. The 1.5V CVT and the 1.5G CVT. Pero kapag tiningnan mo siya sa website nila, actually there's a third variant. They have the 1.5E CVT. Ayan. So sa website, there's three of them. Now, going back to the brochure, you can see here sa column na to, this is again the V and the G. Alright? They're all the same. They have the same features. Almost the same. Okay? Nagkaiba lang is dito, yung audio, mid-drive mode and PVM. This one is audio, mid, and drive mode, walang PVM. Very minimal lang na difference yun. Pagdating naman sa audio display, yung V has 9-inch display. Etong G na ni-review natin is only 8 inches. Minimal lang din ang difference. Now, here is the big difference. Pagdating dito, yung safety and security. Si, the G that we reviewed don't have the Toyota safety sense. Alright? So, si VCVT, meron siyang pre-collision system, automatic high beam, lane departure, blah, blah, blah. So, ayan. Diyan lang actually ang malaking pagkakaiba. And then, continuing down here, airbags, anti-lock,
airbags, ABS, vehicle stability control, pare-pareho na, meron na sila ulit. Okay? And then, ayan, may panoramic view. Hindi. And then, yung camera, yung isa, meron na lang siyang panoramic view. Si G, wala. And the available colors are also the same. So, meron kang pearl white mica, white pearl mica, silver mica metallic, and black metallic, and dark red mica metallic. So, 1, 2, 3, 4 colors. Itong ni-review natin, this is the red mica metallic. Alright? Now, knowing those differences, kumusta naman yung pricing? Huwag na natin, sa CE, hindi ko masyadong makompare kasi wala naman sa brochure. CE is the cheapest, 1,092,000 pesos. Now, si G is 1,210, right? And then si V is 1,265. So, 55,000 lang ang difference. For that 55,000, you get the Toyota Safety Sense. I'm not sure. Does it make sense ba? Well, pre-collision system, I think, malaking bagay yan. Sa Everest ko, gusto ko yan. Automatic high beam, na hindi masyado. Minsan annoying yan. Kasi kung kailan kong gusto mag-high beam, nakikialam siya. Lane departure alert, pwede rin pag long drive. Pero pag hindi masyadong long drive, nakakainis din yan. Kasi papakailaman niya. Alam niyo naman yung mga lanes natin dito. Hindi naman properly or clearly painted. So sometimes talaga may tendency kang lumipat-lipat, and when you do that, medyo annoying yung alarm na yan. Blind spot monitoring, yes, okay yan. Rear cross traffic alert, yes, okay din yan. What else? So yun lang, for the price difference of 55,000, I think pwede na. Pwede na rin, hindi very clear na good choice, hindi mo rin masabing malulugi ka or what, but kung if you have that extra money, then why not, di ba? Okay guys, I hope nag-enjoy kayo sa video namin, and I hope I was able to provide you as much detail as you would want to know about the Veloz 2024 1.5G. Alright, kung meron kayong requests na other models na gusto nyong i-review namin, please just comment down below. Right? So again, if you have additional queries for more information, please feel free to reach out to Ms. Jambohol. Thank you for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.